Sa iba pang pangyayari, itinanggi ng palasyo na may inilabas ng Malacanang na pambato para sa pagkapangulo sa darating na national elections sa taong 2016. Ito ay matapos ihayag ng United National Alliance sa una na si Senator Grace Poe ang ipantatapat kay Vice President Jejomar Binay. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Marge Wamar. Wala para opisyal na anunsyo ang Pangulo hinggil sa magiging pambato ng Liberal Party sa pagkapangulo sa darating na eleksyon sa 2016. Ito ay matapos ihayag ni United Nationalist Alliance o UNAS Secretary General at Navotas Representative Toby Tiangco na si Senador Grace Poe ang ipangtatapat ng LP kay Vice Presidente Jejomar Binay. Kung sino ang gusto ni Pangulo Aquino, hindi pa siya nagsasalita. So it's too far-fetched. I think Congressman Toby Tiangco is way ahead of himself in trying to divine the intentions of this administration. Ang Liberal Party, wala pa raw particular na kandidato sa pagkapangulo sa ngayon. So, does he specify any specific person, any particular individual? He has never specified anyone. My understanding also that Grace Poe, Senator Grace Poe, has mentioned that she is not yet prepared yata. Samantala, nananatili raw ang panawagan ng Pangulo sa publiko na iboto ang mga opisyal na magpapatuloy ng reformang naumpisahan ng kasalukuyang administrasyon. I think given the need to continue the reform, I think the Filipino people will be more than knowledgeable to determine what kind of leaders we should elect for the next election. Ako ang inyong kaibigan, Marge Wamar, para sa Newslight.